day sa inyo mga paps. So ngayon bali magpapalit naman ako ng motorcycle brake shoe. So tara, samahan niyo ako. So itong ituturo ko guys, bali pwede siya sa mga motorcycle na naka-brake shoe. Kagaya ng mga Honda, Kawasaki, Yamaha, Rusi, Motorstar, SYM, Rakal, at iba pa. Basta naka-brake shoe siya. So pwede siya. So ito yung mga kakailanganin natin. Of course, yung bagong brake shoe. Then mga basic tools. So depende yung sizes niya sa mga motorcycle nyo. Yung mga anong size ng tornillo niya. And of course, itong importante, meron tayong grasa. So yan. So tara, let's get started mga kapaps. So una, kailangan natin tanggalin yung tatlong nut. Yan. Ito yung isang tornilyo. Yan. So sa pagtanggal nito guys, kailangan i-push nyo siya pa forward. Yan. Para yung tornilyo niya hindi ma-lost thread, tsaka para madali siyang tanggalin. So yan. So yan, balik lang natin para alam natin kung saan natin siya tinanggal. Then tong brake torque rod, tanggalin din natin yung tornilyo niya. Baliktad. Ayaw. Yan. So ayan, bali pagsamahin lang natin para alam natin kung saan siya naka, sino yung magka-partner. Ayan. So ayan, bali pwede natin tanggalin yung ehe o yung axle katawag. So sa pagtanggal ito guys, mahihilahin lang natin siya. Angat natin konti yung gulong niya. Yung tanggal natin yung washer o yung spacer na tinatawag. So ito siya. So meron pa isang spacer to, yung washer dito sa may sprocket, so tatanggalin din natin. So ayun, naulog. Then tanggalin natin tong sprocket para matanggal natin yung gulong. So move lang natin ng forward yung gulong. Then yan, tanggalin natin sprocket, angat lang natin. So yan. So yan, bali natanggal ko na yung lumang brake shoe. So di ko na napakita kasi nagloko yung camera ko. So sa pagtanggal niyan, bali iangat lang natin siya. So matatanggal na siya. So yan, so linisin ko muna to. So yan, bali guys, nalinis ko na siya. So ang tatanggalin naman natin yung brake lever. So kailangan siyang tanggalin para lagyan natin ng grasa kasi medyo hindi na maganda yung laro niya eh. So maganit na siya. Tanggalin lang natin. Yung wear indicator tanggalin din natin. So tingnan niyo guys, mahirap siyang tanggalin. So para dumikit na siya. So yan guys, nakita nyo ang dumi niya. So lilinisin mo muna tapos malagyan na rin ng grasa. So yan guys, bali na linis ko na siya. Then nalagyan ko na rin ng grease. So naibalik ko na rin. So ngayon nalagyan na natin yung wear indicator. So yan, make sure lang na tama yung pagkakalagay niya. Yan, bali dapat nakataas siya. Nasa taas, nakaturo. So yan.
So importante guys itong wear indicator. So dito natin malalaman kung manipis na yung brake shoe natin. So ito yung sample. Pag tumapat siya doon sa point na yun, ibig sabihin manipis na siya. So pag lumagpas naman doon yung red na yan, ibig sabihin palitin na yung brake shoe natin. So ito yung sample. Ito yung sample ng good pa yung brake shoe. So yan, di pa siya umaabot doon sa guhit. So ito yung, yan yung guhit. Yan. So pag yan lumagpas dito, yan, ibig sabihin manipis na yung brake shoe natin, kailangan natin palitan. So ito, good pa to. Kasi di pa siya umaabot doon sa line. So yan guys, balik-balik natin yung brake lever. Kunting pokpok lang. So yan, make sure lang na nakalapat siya na maigi. So yan, check natin. Ayan, okay na. And then balik natin yung tornilyo niya. Then kailangan din natin linisin yung brake drum. Ayan, gamit ang laki ng liha. So yan. So after yung linisin guys, bali punasan nyo lang siya ng malinis na basahan. So ngayon pwede natin ilagay yung brake shoe. So yan, bali ensure lang na tama yung araw nya, nakatapat doon sa taas. Yan. So guys, mas maganda kung ilalapat natin yung ano para mas madali natin siyang mailagay. Kailangan din ng pwersa dito. Yan. So check nyo kung umaangat siya. Yan. Yan, kung tama yung pagkakalagay natin ng brake lever. Yan. So yan, okay na siya. Yan, tapos lagyan natin siya ng grasa yung sa taas. Yan yung nagbubuka doon sa brake shoe natin eh. So lagyan natin ng grasa kasi gumagalaw siya. Sa kailangan puktukin ng martilyo o anumang matigas na bagay kasi papasok naman siya ng pusa. Yan. Yan. Then dito sa kabila, ganun din, lalagay natin yung washer o yung spacer. So ito yung spacer. So tapat lang natin, then tulak natin yung E o yung axle. So yan, okay na. And then balik na natin tong brake rod.
shoot lang natin siya doon sa butas. Yan, itong brake rod. Bali, palasa muna natin. So, yung spring guys, huwag nyo kalimutan ibalik. May spring yan dyan. So, yan. Then, lagyan natin yung tornilyo niya. Then balik natin yung brake torque rod. So ito siya. So ensure lang is na nakalapat yung tornilyo sa likod. So lagyan natin yung washer. Okay na. So, kung sa tingin nyo guys nakatulong tong video ko, bali huwag nyo nang kalimutan siyang i-like. Then kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, bali subscribe na rin kayo dahil weekly mag-upload ako ng mga bagong videos.
Peace.